Ano daw ang may papayo ko sa mga bataga kapag may naniligaw sa kanila? Ano po? Ano daw ang may papayo ko? Sinte na. Kung talagang gusto ka ng lalaki, dapat unang tanong mo. Let's be practical. Magkano sa mga? Diba? Dapat practical na tayo ngayon. Kaya kapag tumatanggap ka ng wedding invitation, wala nang nakalagay na ano, yung mga balot-balot, nakalagay doon, yung bibili mo at saan mo bibili. And sometimes, yung sabi nila, we need cash. Puso na na yun yung ganun-ganun klase ng kasalan. Kaya kung magiging practical ka, at talagang yung suto mo, ay gusto mo sila, yun ang dapat ang itanong mo. Magkano sa mo? Kalamang but when later on you discover that you have to eat now. Hindi po nakakaya ng pag-ibig. Ano po? Nakakaya ng mga tao pag-upoy sa usap. At naman tago na ang karoon niya sa tinuray ng mga pastor. Tama? Elder pastor. Yan. Alam po ninyo, ang mga pastor, dapat ay lumatid. No, dapat lumatid ngayon. Ito unang paskal nyo. Maraming paskal dahil mas mahalaga yung pastor niya sa church. At nakakalimutan niyo. Sabagay kung sino man dapat pagkalahin ng inyong ministeryo, hindi dapat ipamilin. It means the pastorate is not attractive. So, maanagayan sa atin. Kaya kung ikaw ay tinawag na pastor, dapat yung mapapangasawa mo ay mayroong pastoral gift. Pastor's wife. Kapara makunawaan mo ang tawag nito sa iyo at maintindihan mo kung ano ang kanyang pagiging buhay. Ganyan kami nung sa seminary, inorient kami na pag kami ay nag-asawa, dapat yung mga pangasawa namin, yun yun din pastor's wife care para maintindihan ang aming ministry. Sabi ni Dr. Dobson, one of the most hazard profession is a pastor. Alam niyo yun? In the past years, yung karamihan makilala ko mga senior pastor ay mga nestro, mga namatay. No? Because according to Dr. Dobson, ministry, pag nag-preach ako na Sunday, that's double overtime. Kaya sabi ko, that 8 hours is not applicable to pastor. Because our pastor is always on call 24/7 or 7/24. Yun ang sinasabi natin na ang pastoral ministry is hazard to your health, hazard to your family, lalo na sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Kaya mapalad ang mga pastor na ang kailangan mga anak ay sumusunod sa ministry. Ibig sabihin, they were blessed. Panginoon, papasalamat kami ngayong gabi dahil may pagkakataon kami mag-usap na masinsino. Lalo na sa aming pagkakataon. At kasama namin ang aming may bahay. At sa gabi nito ay tuon mo niyo kami ng mga bagay na dapat namin matutunan sa buhay ng kasawa habang naglilingkod at patuloy pa namin matutunan upang ang ating relasyon ay maging ehemplo sa aming mga salamat sa pagsabilo ng pag-ibig sa pagkatuloy ng pupukawin ang aming pagmamahal sa aming asawa. Maraming salamat po sa Banal na Espiritu sa pangalan ng Jesus. Amen. Na, 50 payo para sa mga lolo at lola tapos 50 payo para sa pagkasama. Siya po ay kasabay ko mag-graduate sa Pindas College of Bible at mas tinahak niya ang ministry ng counseling at sa ilalim ng church na day by day, Ed Lopez, he was one of those counselors. Kaya
normally burn out in many people because it is full of very practical advice. Kapupulutan mo talaga. Kaya kanina, sinabi ko kay Pastor Sammy at kay Pastor Edwin. So when you talk about marriage, sana no holds barred. Ibig sabihin, for adults only. Pag-usapan natin dito ang mag-asawa na hindi natin pinag-usapan. Pero kailangan natin pag-usapan. Kaya mahalaga na mapakinggan natin ang kanyang mga bayo. But bago yan, let me read to you the passage. In 1 Peter chapter 3. So if you have your Bible, you, please open it sa 1 Peter chapter 3. Babasahin ko po sa mabuting balita. Sumulat si Apostol Pedro at isa sa bahagi ng kanyang sulat ay ang payo niya sa mag-asawa. Ang sabi niya, kayo naman mga babae, pasakop kayo sa inyo inyong asawa. Sa ngayon, kung mayroong sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahikayat din sila ang sumampalataya dahil sa inyong magandang asa. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila sapat na nakita nila ang inyo mga Diyos at malinis ng pamumuhay. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang tulad ng pag-aayos at nagpagsusuot ng mga ginto alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na lika ng maamo at papayapang diwa. Nalubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Yan ang pagpapagandang ginawa noong unang panahon ng mga babaeng banal na umaasa sa Diyos at sila ay nagpasakop sa kanilang mga asawa tulad ni Sarah. Sinunod niya at tinawag na Panginoon asawa niya si Abraham. Kayo rin ay mapabilan sa kanilang mga anak kung matuwid ang inyong mga gawa at kung wala kayong anumang kinatatakutan. Kayo mga lalaki, unawain ninyo ang at pagtunguhan mabuti ang inyong asawa sapagkat sila ay mas mahina at sila ay kasama ninyong tatanggap ng buhay na alon ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagapan sa inyong mga panalangin. Kurira ito sa kanyang salita. Mapasin ninyo yung advice ni Apostle Peter sa mga babae, mahabang. Pero yung advice niya sa mga lalaki, ay clean. Ano po? Parang unfair, ano? Pero kung pumunta kayo sa Ephesians chapter 5, na binanggit ni Paul yung relasyon ng church at nung gaya ng relasyon ng mag-asawa, ang haba naman ang sinabi niya sa mga lalaki, pero may clear naman ang sinabi niya sa babae. Ang sabi niya sa mga babae, pasakop kayo. Tapos karamihan sinabi niya, puro naman sa mga lalaki. Para masimple lang, no? Pasakop kayo. Pero sinabi niya, ang mga lalaki, kaya ni Kristo, ibibigay ang kanyang buhay at ang tiis. Lahat ng yan, gagawin niya at pumatay siya. Alam niyo ba bakit sinasabi nila ang pagpasako? Sabagkat, nung sinulat ito ni Apostol Pedro, nung panahon yun, yung mga Hudyo, yung mga Greeks, at saka mga Romans, pare-pare sila ang pagtrato sa asawa. Sa kanila, kultura, ang asawa ay walang karapatan. Walang karapatan.
Sa mga Hudyo, ang mga babae, pwede katulad lang ng martilyo, flies, na pagkatapos ang gamitin, itabi mo. Sa mga Greeks, ganun din, wala kang karapatang magsalita. Pero sa Romans, mas matindi ang kanilang pagtrato sa babae. May batas na nagsasabing patria potestas, the law of the father, ang ibig sabihin, in life and in death, the father is the law. So kung gusto niyo patayin ang kanyang anak, pwede. Kung gusto niyo patayin ang kanyang asawa, pwede. Walang batas na kumontra sa kanya. Imagine, mabubuhay ka sa ganung society at kultura ng babae parang hindi tao. Di ba? Kaya mas mahirap ang kalagayan ng mga babae noon kumpara ngayon. And yet, despite of that, na unfair treatment sa babae, ang payo ni Pedro, magpasakot pa rin kayo. Nakakatakot ano? Na walang batas na tatanggol sa iyo bilang babae. Inaasahan mo, pag naging Kristiyano ka, baka ipagtanggol ka ng church. Hindi. Magpasakot pa rin. Pero linawan, linawan ko yung salitang magpasakot. Akala naman ang iba ng mga pastor at theologian, yung salitang submission ay sa ibabaka. I think that passage was caught out of context. Pag sinabi ng Biblia, magpasakot ka, it doesn't mean you're under. Kasi kung hindi, matutulad lang ang mga babae sa mga Hudyo, sa mga Grego at sa mga Romano. Ang ibig sabihin dito ni Peter at ni Paul ng salitang magpapasakot, that everything has to be put in order. Man, woman, and children. Hindi niya sinabing mas mababa ang babae. Hindi. Sabi niya pasakot because that is God's order. Isipin mo, pantay kayo ng babae at lalaki, di ulo sa bahay. And the reason why God puts everything in order in this universe para ang buhay natin ay tumakbo ng maayos. So yung mga nagsasabi na ang babae ay walang kaparapatan ng babae dapat sa ibaba, I disagree. This passage was telling us that everything must be placed in order. Kaya ang mga babae sa New Testament hindi kasama sa bilang. They're not part. Ang binibilang lang sa New Testament ay ang lalaki. So when Jesus came, He changed this. He put everyone in order in equal footing. Patay na. So ngayon, sinasabi niya na magpasakot kayo. So kung ang asawa mo ay hindi nakakilala sa Panginoon, sabi niya, yung kaganda ang panloob na nakikita sa iyo, yun ang iyong sandata. Para siya ay makakilala. Hindi niya sinabihan na, ay Kristiyano na kayo ngayon. Eh hindi na pwede yan. Hindi niya sinabihan ng gano'n. O hindi niya sinabihan na, ay lumayas ka. Hindi niya siya nagpayo ng gano'n. O hindi kaya, witnessan mo. Hindi siya nagpayo mo. Kasi when a person, especially the woman, changes her religion during these times, it means death. Madali yun sa lalaki, pag nakakilala sa Panginoon ang kanyang buong pamilya, dala niya. Pero ang babae, na ang reliyon ng kanyang asawa ay iba, it means you're in danger. Lalo na walang batas na magtatanggol sa iyo. And yet, Peter advised the women to be submissive, to adorn themselves with an inner beauty, and to be a good witness. Tapos ito ang sabi niya sa mga lalaki. Sabi niya,
Unawain ninyo na mga babae sa wind. Babae sila. Ibig sabihin, hindi na kaya ang trabaho ng mga lalaki. It means, we need to understand women. Alam niyo may aklat na sinulat ng mabagat, men from Mars, women from Venus. Sabi ng aking anak sa Canada, yun daw lalaki na parang nakakachat niya, ay, hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan. Sabi ko, kaya hindi niya maintindihan na anak, sabagat tiga Mars siya. Ikaw naman tiga Venus. So I suggest that you buy that book, nung bilhin niya yun, sabi niya, Dad, tama ba? I cannot push myself, I cannot demand, I cannot dictate. Ayaw ng lalaki yun. Di ba? Tayo mga lalaki, hindi marunong tumawad, wala kahit sa paligid. Magkano yan? 100, o bilhin ko. Babae, iba? Magkano yan? 100. Mahal naman niya, tawad na lang. Ganun ang mga babae. They just go around to boost. Kaya ka ang asawa ko, tsaka ako nagsishopping. Alam niyo ginagawa namin? Naghahanap ako ng upuan, nauupo ako doon. Siya ang ginagawa niya, umiikot siya ng umiikot. Umiikot siya ng ikot. Kaya nagpapagod ako. I can do the shopping in 30 minutes. But she can do it in hours. Ganun na babae. Ang problema ito, malalakas ang loob ng babae na kunin kasi alam nila yung lalaki ng babae. Kaya pag lumalabas kami ng asawa ko, diretso na lang. Hindi na mo yun lang, diretso na lang. Siya, ikot, ikot, dampot, dampot, wala ko nakita. Pagkatapos, pagtating sa akin, dalang, bayaran mo. Bayaran mo. Ganun po mga babae. Ano po? That's because they're from Venus. At iyon ang nakikinig. Kaya sabi ko, hanggang ngayon, hindi ko sinasabi mo are perfectly magkasama. Hindi yung mangyayari. But we learn to embrace, learn to accept. It's nothing. Sa kabila ng lahat ng yan, we are in this journey together. Sa buhay. Kaya nga, sa malalaki, yung be understanding, be sensitive sa mga babae. At yun ang kailangan nila. Kaya pag sila ay nagkukwento mahaba, ano ba? Tayong malalaki direct to the point. So mahalaga yan ang maintindihan natin sila. And at the same time, we learn to grow sa ating marriage. Hindi ko sinasabi yung perfect ang aming marriage. We have our own lapses. We have our own struggle. But we are trying hard na maging masaya kami. Sabi ko, there is no such perfect marriage, but there is happy one. Happy one. Kaya nga kanina, nag-uusap kami, sabi ko, bukas lang yun eh, fine dining naman tayo. Sa mga gusto pumunta, ayaw ko sa SM. Okay, fine dining tayo. I'll cook, let's play the music, and at the same time, let's enjoy the movie. Sabi ko, naman, yun lang. Kung kayo naman ay lalabas bukas, wala kayong pera, bumili lang kayo ng balon sa mga space. Ang importante, magkasama kayo. O bukas sa umaga, punta kayo sa pagkasbas. Ako na lang yun, pwede na kayo kasi magkasama mo. Ang mga babae naman, mababagaw yun eh. Hindi naman nila kailan dalhin mo sila sa mamahal ng hotel. Ang malaga kailangan nila lang, kasama. And they need someone willing to listen. Isa yan. Pinag-aaralan mo yung asawa ko, ako, isa sa mga love, sabi natin siguro, language of love ng asawa ko, yung touch. Yan yung language of love niya. Gusto mo siya na hawakan ng kamay niya. Kaya pag lumabas kami ng bahay, nag-aawakan kami ng kamay. Tapos, magdating sa pag-asbas, ang
Relakan kami bawa malam kami. Because our love language is about touch. Second, ang love language niya, yung tinatawag natin, being thoughtful, may pasatulong. Pagbaba, pagbalik sa mga, may pasatulong. Yun ang kanyang love language. She feels being loved when she is remembered, especially on birthdays, occasion like this. Kaya kayo mga lalaki, know the love language of your wife. Alam niyo. Umisan, yung kabi ay nasa alam, yung hindi naman ang bulaklak. Ang birthday niya ay pop flowers. Kaya kayo nang pasagot. Ha? Dahil tinadamo ko niya may bulaklak. Kasi nung kabataan ko, natutunan ko yan sa mga barkada ko. What is love? Love is an island surrounded by a water or body, what body water expresses. Oh, magandang kahulugan yun. Ang pag-ibig daw ay isang isla na papalimutan ng tubig na kagastusan. When I called my wife, bago siya 9 years, hindi lang yun. Dala ko na yung merenda, tangalihan, and merenda uli. So, ang aking bigaw sa kanya is from 9 to 9. Sabi ng kanyang mga anak, Nanay, ligaw marino yan. 3 times a week. Kasi meron 3 bato dun sa tapat ng bahay nila na namin tumakanta at kinakantaan siya. Kaya pag tumakaw ako doon, ha, silang 3. Sabi ko, wala kayong binatbat sa akin. Dala ko rito ay merienda, tanghalian, merienda, bulaklak. Wala kayong yan. Alam mo nyo, after a year, hindi lang a year, sa aming kasawa, nagpakasal kami. Mahal kayo. If you want to win the heart of a woman, know their weakness. They love flowers. They love being thoughtful. Diba? They love being encouraged in you. Gawin nyo yan araw-araw. Karawa. Ang sabi ni Peter, sa mga lalaki, he must be greedy. Chivalrous. Ano po? Remember that women are weaker sex and treat them with courtesy. Maging paginoo ka. Maging paginoo ka. Ano po? Ikatlo sabi niya, he must remember that woman was equal when it comes to spiritual rights. Dahil sila ay tagapagmana rin ng biyaya. Sa panahon ng mga Greeks, mga Hudyo, hindi sila pwede makainubilo sa mga lalaki. Even in worship, sa synagogues, they are not part. Sa temple, doon sila sa parte ng mga Gentiles. But they cannot join with the men in worship sa synagogues. Pero ito yung nakakatakot. Kasabi niya, upang walang umadlang sa inyong panalangin. Ibig sabihin, hindi natin pinakitumuhan ang ating business nang ayon sa sinasabi na sa itarang Diyos, God will not listen to our prayer. No, that's unfair. Unfair na. Hindi didinggin ng Diyos ang ating panalangin kung hindi tayo magiging maginoo sa ating asawa, kung hindi tayo magiging maunawain, at kung hindi natin kilalanin I'm weaker sex. Something that's very controversial text because it says God will not listen to our prayer. Diba? Punta tayo sa mga practical na payo. Ito yung maganda ang gusto ko. Tingnan natin kung ano sinasabi ni Pastor Ganyan. Madalihan lang ito. Sabi niya, bibilisan ko ha. Una,
lang. Sabi niya, laging tandaan na kayo ay regal ng Diyos para sa isang isa. Sasabi mo ba ngayong gabi na ang iyong asawa regalo ng Diyos ko? Right? It's a gift. Ang asawa ay hindi napulot kung saan. Ang asawa ay hindi galing sa impacto, lalo hindi galing sa impyerno. Ang asawa ay regalo ng Diyos. Amen? So your wife is God's gift to you. Second, sabi ni Pastor Gabi, ipakita at ipadama ang pag-ibig sa paraang gusto niya. That is love language. Kung ano ang nagpapasaya sa kanya, yun ang gawin mo. Ipakita. May mga babae ka raw kasi daw na nagsasabi, hindi ko maramdamang mahal ako ng aking asawa. Yan, masabi nila yan. Kaya mga babae, isa sa kailangan nila, gusto nilang marinig yung salita ng I love you. Paulit-ulit yun. Tinatanong na sa akin, mahal mo ba ako? Sabi ko lang sa kanya, alam ko, mahal ang gamot mo eh. Kasi, kung morbid ang asawa ko, we spend almost 1,000 sa gamot niya. Pero, gusto nyo marinig ng babae yun. Hindi lang yung ginagawa mo araw-araw, gusto nyo marinig. Yung tinatawag na pag-ibig. Kablo, sabi ni kami, sa ari-arian at pera, huwag kanya-kanya. Huwag kanya-kanya. Sabi niya, kasi 60% ng pinag-aawayan sa bahay, pera. 60% ng pinag-uusapan sa bahay, pera. Kaya dapat, sinasabi niya, huwag natin yung pag-aawayan. Tagal ng issue namin pag-asawa yan. Oh, kasi nung nanligaw ako sa kanya, may pangako ako na yung ATM ay bibigay ko sa kanya. Kaya lang pagkalima, sabi ko, handa ko bigay ang buwan at bituin, pero hindi ako handang ibigay ang pera sa'yo. So we keep on struggling with that. Pero ngayon, meron na siyang ATM. Dahil yung salary ko sa company, muna na sa kanya. Ano po? And she's happy with that. Ikapat sabi ni Pastor Gabi, shower its other with love. Ipadama ninyo ang pagmamahal ninyo sa isang isa. Ikalima, maging creative sa pagpapakita at pagpapadama ng pag-ibig. Ako, mahilig ako magpasalubong eh. Ha? Mahilig ako magpasalubong, mahilig ako. Hindi ako pwede bumaba ng bahay na pag-uwi, wala akong dala. Parang ang feeling ko, pag ako bumalik sa bahay na walang dala, I feel not complete. At lagi naman buwag bibigay ng asawa ko, anong dala mo? Kaya kahit ang luha mo ba araw-araw, pagbalik may dala pa rin ako. Show concern for the interest of your spouse. Kung ano'y nagpapasaya sa kanya, suportahan mo. Ako, nag-travel pa kami from Manila to Lucena para bumili lang ng Hawkins. Because my wife loves Hawkins. Pag-uwi namin niya, galing kami ng Bicol o ng Daet, naku, yung mga members sa Daet, which is parang bigay ng halaman. Naku, ano ba yan? Yan, yun ang kanyang hilig eh. Yan ang papasaya sa kanya. Number 7, satisfy the sexual need of your spouse. Ayan. Nung karoon kami ng workshop sa isang church, meron kami mga questionnaire. Anong gusto ng babae sa isang lalaki, anong ayaw? Anong gusto ng lalaki sa isang babae, anong ayaw? So, nung mabas doon sa mga questionnaire, nasabi, ang asawa ko, ang sama ng amoy, mga asin mong kiligili. Alam niyo, ano? Pero di namin sinabi sa kanila kasi wala namang pangalan eh. So, the following week, na magkaroon kami ng seminar, ano eh, yung misis ko sa mga babae, ako sa mga lalaki. Sabi ko, alam niyo kung anong gusto ng mga babae sa isang lalaki? Yung baba mo. Baba mo. Kaya ngayon, sabi ko, yung mga business about beauty products, it costs billions
and even men are already buying the beauty products, perfume, yeah. The investment. Kasi isa sa mas ganong kalang lalaki, pangong lalaki. Ayaw niya ang amoy suma. Ayaw niya nung hindi nalilingo. So if your wife wants to be at you, ay maligo naman kayo. Gumastos naman kayo, bumili naman kayo ng deodorant. Para pagdating niyo doon sa bahay, ay matuwa yung misis niyo. Sabi ni Pastor Gabby Alba, attend not only to your personal sexual satisfaction, but also to the satisfaction of your spouse. Kaya nga sabi ko, make your Valentine's night romantic one. And always ask your partner, are you happy with me? Be gentle and tactful in correcting an error committed by your spouse. Okay, mahinahan mo tayo. Respect your spouse's need for privacy. Ayan. Aminin ko po sa inyo, hindi ko binubuksan sa loob ng asawa ko. Kasi privacy niya yan. At hindi ko binubuksan ang wallet niya. At hindi rin siya nakikialam sa wallet ko. At cellphone. Kasi may mga tao, pati sa mga mga sama, pinagkikilangan. Kasi I believe that trust is very important. So hindi siya nakikialam, hindi ko nakikialam sa kanya po, that is personal na yun. Pag siya tumanggap sa gift, hindi ko tinatanong kung magkano. Masahan niya gastusin, karapatan niya. I respect that. Then, sabi ni Pastor Gabby, tumupad sa mga ko. Ayaw na mong babae na mangangako ka, tapos hindi mo tutuparin. Pag sinabi mo bukas, pag-date tayo, tuparin mo yan. Kasi mga babae, hindi nila makakalimutan yan. Ano po? Pag sinabi mong ibibili kita ng bulaklak, ibili mo yan. Kung wala kang bibili, bulutin yung bulaklak ng kapatbahay niyo. At least, hindi naman niyo tatanong kung saan galing yung bulaklak na yan. Pag nagaling, sabi ni Pastor Gabby, sikapin ito mahimik ka muna. Yan. Be appreciative to your spouse, talent and abilities. Aminin ko, my wife is a prayerful woman. Wala ako dyan, sabi sa kanya. Pwede siyang gumising ng tatlong beses sa sandali para mag-pray. I cannot do that. She spent hours and hours in prayer. Yun ang tawag sa kanya ng Panginoon. Yan sa akin na sa kanya. Hindi ka pwede mag-preach sa church. Sa bahay, pwede ka mag-preach. There must be one speaker in the house. And that's it. When it comes to pulpit, I'll be the speaker. We don't compete. We don't duplicate in the ministry. That is your gift. Prayer. So ito mga darating ng mga panahon, magtuturo siya. Doon siya kasaya. Iwasan ang pintasan ang iyong asawa. Always be appreciative. Ang galit ay huwag ibaling sa iyong asawa. Naalala ko minsan yung isang pastor na makilala ko. Isang linggo pinagalitan yung komplikasyon. Punta kayo mga member. Bakit ko dito? Tapos after a week, binumabas ng chismis sa church. Kasi nag-away sila mag-asawa eh. So ginawa ni Pastor, nag-release siya sa sermon. Nag-release siya. At kapag umihingi ang iyong asawa, huwag mong pagdadamutan. Naalala ko yung aming isang kabataan sa church. Bakit daw ang kanyang asawa na nakalagi na kasimangon sa kanya pagdating may ilito? Ay, yung mga news doon, nag-iisip ko yung ako. Yung pala, tinanong, saan kayo nakatira? Mga ilang square meter na kwarto na siling, nandun na lang. Sa kakain na natututok. Sabi ng mga news doon, Josh, ibig sabihin, wala kayong kwarto? Oo. Kasi nung
kanya papatutupok sa nanonood ng TV. Ngayon, hanggang magdaman, sabi ng mga minister, amen. Alam ko na yan, kaya ng galing si minister. Sabi sa akin, pastor, masasabi mo, utusan mo yung ipag mo na bumili ng suka sa SPN. Pag isang oras, mapunta roon, isang oras mabalik, tapos na kayo. Alam niyo, mga babae, mga lalaki, kapag hindi yan nakakuha at napagbigyan, mainit ang ulo niya. Kaya pag humingi niya, ano, kung maaari, pagandaan niyo, ano po, you satisfy your need the needs. Kasi kung hindi mo meet ang needs niya, baka maghanap siya kayo. Baka maghanap siya kayo. Lalo mong pasto. Ano po? Ang pastor, huwag tumayo sa pulpito, huwag niyo. Kahit pangit yan, huwag niyo. Oo. Lahat kasi nakatingin sa kanila. Wala naman silang church, kundi nakatingin sa kanila. Oo. Sabi, walang kaagaw ang asawa ng pastor. Ay, kayo ang maging, kumbaga, ang wala kayong pagkalo, umigay, sapagat meron siya pangangailangan. May kasapiran yung mga katulad namin dito. Yung mga babae kasi, tumarating sila sa edad na alam natin na binopost sila. Ay tinatanong ka ng mga lalaki, kayo ba may binopost? Sabi ko wala. Aware lang kami kinapapost. Nakalaan mo naman, dun sa ganyan nga, naitanongin ako ng mga member doon. Sabagat ang misis ko ay going to 17. Eh syempre, ganun din ako. Tinanong pa naman ako ng tanong na gusto ko matawag, gusto ko mainis sa akin. Pastor, yung mga tulad ninyo senior, anong ginagawa niyo sa akin mo? Sabi ko, nagpe-prayer and fasting. Sabi ko, ano ba kasi yung tanong niyo? Sabi ni, pasukan ni have a sense of humor. Hindi masama yung pagpatawa ko. Kasi pangit naman kung masyado kayo seryoso. At doon isang mga naman, be normal. Pangarap, magtsaga, at matalino gawa. Another thing, bago iwanan to, maybe iwanan ko ito kay Paso, sa amin, para maibigay niya sa inyo ang kapaganda ninyo. Maging attractive ka sa inyo. Asa mo? Ganyan ha? Ano misis? Maging attractive ka sa inyo. Asa mo? Kasi yung mga member mo, mga dalaga, attractive na yun. Ito wala naman ito. Wala naman ito talagang bagay na gusto natin sirahin sa tao. Isa sa mga naging pastor dito sa dahil, tagalin ang araw. Yung asawa ko ako, yung asawa kong bayin, kilalayan ko siya sa amin. Pero pagkaalis niya sa bahay, kung ano yung tsura ng asawa niya sa bahay, yun din ang tsura ng balik. May lamoy pa yata rito ang Paris. Pero maganda yung babae. Akalaan mo, ma-attract siya sa isang hindi kristyano ng inyong na babae. Dahil yung babae nyo, laging mapango at nakamay ka.
Alam mo ninyo, mga bisis? Magpa-arload kayo, magpaganda kayo. Ano mo, be proud of yourself. Huwag niyo sabihin na, ay matanda na kami. Hindi mo. Tignan mo yung kasama mo. Alam mo ninyo, ang kanyang nilalagay sa kanyang mukha para tumanda? Fans! And how much fans? 700 plus yung ganong kanuhin. Dahil ang kanyang mga nanay, lagi lang sasabi sa kanyang nanay, maganda ka na, lalo ang mga nanay. Maganda yung mga nakapayo ng kanyang mga nanay. Lalo na asawa ka ng gusto. Lalo na asawa ka ng gusto, yung pagmalaki ka. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ano po mga business? Kahit pulbulan, pwede na yan. Pero yung sasabihin ninyo na, wala akong pera, ay matanda na, I tell you, baka kung malay, nasa iba na yan ang atingin. Baka panay na ang appreciation niya. Ang problema, binibisita niya isang tao. Aminin natin, ilan ang mga pastor na pumagsak dito? Aminin natin, ilan ang pastor na pumagsak dito? Sunod-sunod. Why? Hindi ko lang sinasabi ang mga pastor. Kapatid, pagkukulang yung atlang na. Asal. At sana dito sa CCC, huwag mangyari yan. Amen? Sapagkat ang mga pastor's wives sa CCC hindi na magaganda, mababarong na. Yan po ating mga ilang payo. Masasama, I'll give it to you. Okay. At isuli mo lang sa akin. So maganda po ito, hindi ko na madakas na tapo mo sa akin. Pero very practical po ang kanyang. You can buy it sa CSM. Mayroon siyang payo sa mga OFWs, sa mga magkasintahan, sa mga lolo at lola. Very practical. You can use this in the church. At tulad ng ginagawa natin. Susama. Thank you very much. I hope nakatulong ako sa inyo. Happy Valentine. Before again, let me share to you yung matanggap namin ang kasama na galing sa apo. She's 11 years old. Sabi niya, dear mama, belated happy birthday, happy Valentine's, and happy Mother's Day. Dear papa, ako yung papa, happy Valentine's Day, advance happy birthday, advance happy birthday. Ingat po kayo palagi, huwag magbuhat na mabigat lagi, inoon ng gamot, ng panganang tubig, miss ko na po kayo, I love you po. See you, love, Marvin.